Yon, good day mga kabiker at welcome ulit sa ating YouTube channel. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. At i-click na rin yung notification bell. And then again, welcome to Bike Builds PH. Let's go! Biker, shoutout muna tayo sa ating mga bossing. Shoutout sa Thai Zone, Zone Tanhai. Pati na rin kay Miles Makaya, shoutout sa iyo boss. Shoutout kay Mark Nosde, dyan sa Sikihor. Bossing, shoutout sa iyo at salamat sa pagpadala ng ating item na para kay Chichay. Pati na rin kay Hamdan Akmat, dyan sa Mindanao, shoutout sa iyo bossing. At sana, ikaw naman ang bibili sa ng mga piyesa ko. At yun, last pala shoutout kay Tol Mark. Yan tol, tuloy-tuloy lang sa pag-build ng nice unit mo. Sobrang ganda na ngayon. At yan, tulungan lang tayo. So, dun sa mga tropa natin o dun sa mga bago dito sa ating YouTube channel, kung gusto nyo ako message, search nyo lang Bike Builds PH dun sa Facebook, which yung unit ko ang profile picture. Meron din tayong TikTok na Bike Builds PH. At huwag nyong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel. So, yun mga kabiker, alam nyo naman kung anong gagawin natin sa YouTube, sa video na ito, which is mag-unbox at magre-review tayo ng mga pyesa na gagamitin natin kay Chichay. At itong isa is i-review natin kasi binili to ng isa nating buyer. So, uunahin natin muna yung unang nabili natin, which is ang low-rise na handlebar para sa ating unit na si Chichay. Let's go! So, yun mga kabiker, ito yung unang i-review natin, which is, nabili ko to nga pala sa Shopee. At, yun, yung description, yung link nito is ipopost ko lang soon. At, yan, pwede ko rin siyang i-refer sa inyo kasi sobrang ganda. Nga pala, ito is nabili ko lang sa halagang 230 yata, which ito is low rise kung napapansin nyo. Low rise siya katulad ng Raider J at yun, ito ay low rise. So kanyang bolt is 8mm na Allen at ito is nasa 8x20 yata yung length ng kanyang bolt. So pwede mong palitan nung spiral na hang. So yung diameter niya pala mga kabiker is 31. Pero sa pagbili mo, meron siyang dalang bushing para sa 26mm or para dun sa mga naka-raider, naka-extension, alloy MTV extension or JRP extension. Yun. So ito is ilalagay mo dito sa gitna. Yan. I-insert mo yan dyan sa gitna para maging swak sa iyong handlebar. So bakit nga ba ako nagpalit ng low-rise? So, unang-una is para mas maganda yung tindigan. No, yung tindig ng ating motor. Kasi kung napapansin nyo, dun sa ating MTV handlebar, hindi ko naman sinasabi na naging pangit na o ano, pero mas gusto ko lang yung mas maganda yung tindig niya. Yung kanyang mismong overall output. Kasi yun na nga, di natin kaya yung pamahalan ng mga pyesa, dun na lang tayo sa output or overall presentation ng ating unit. So, eto, unang-una masasabi ko is hard metal yung dito na banda. Okay? So, sobrang tigas, sobrang ganda ng quality. Tapos dito is hollow. So, pwede siya sa ang tawag dito sa mga bar end or yung mga open-ended na handlebar. So, yun mga kabiker, eto siya. Wala namang bago, pero nung in-install or tinanay ko siyang in-install sa ating handlebar, is parang naka-bend ng siguro mga 5 degrees yung kanyang handlebar sa pag-install. Okay, so parang talagang pang Raider J. No? So, medyo parang bent siya or naka
angle siya ng 5 degrees pababa. So, sobrang ganda siya tignan. So, pag-install is, ito, yung lalagyan ng bolt natin is nasa inner side. So, ganyan. So, ito is para sa left. No? Kung hindi ako nagkakamali, pero para sa left. Tsaka ito naman is para sa right. So, magiging ganyan yung forma niya, mga kabiker. O pwede nyo rin palabasin pa ng konti. So, kung napapansin nyo, para din siyang handlebar ng KR. No? Yung KR150. So, ewan ko lang, pero nabili ko lang to sa Shopee sa halagang 200 plus. Kasama na yung shipping. So, pwede natin gawing negosyo to. Benta lang natin. Siguro profit 30 pesos o 50 pesos. Okay na. So, yun lang mga kabiker. Ito yung una natin. No? So, sobrang ganda. Yung quality niya, sobrang ganda din. So, sa pag-deliver, shoutout din sa JNT. Sa pag-deliver ng item. Sobrang dali rin dumating at walang problema dun sa packaging. So, yun mga kabiker. Ito yung una nating gagamitin o gamit. O in-unbox o ni-review para kay Chichay. So, kung gusto nyo, message nyo ako agad sa ating Facebook o comment kayo dito sa ating YouTube channel para isi-send ko yung link doon sa ating Facebook page para ma-message nyo ako. So, yun ang una natin, mga kabiker. So, eto naman, pangalawa is para sa mga gustong mag-upgrade, no? Kasi nauna yung bota disc, tapos lumalabas yung mga Moto 3 na mga copy. Ngayon is meron namang pinalabas na isa na magandang copy na disc. No, ito yung Brembo na 3 holes which is gamit din to sa mga MotoGP, no? So, hindi ako sure kung anong year to nilabas sa no MotoGP, pero ginagamit din ito sa rear end ng MotoGP. Meron din na gumagamit sa harap, pero usually yung 3 holes, no, kung pansin niyo 3 holes, panglikod talaga siya sa mga race bike. So ito is vented. Yan, vented disc. Okay, so yung mga urig nito pumapatak siguro sa mga depende sa quality, depende sa anong tawag doon, sa condition pala. Siguro pumapatak sa mga around 80 siguro. Swerte na kung meron tayong mabibili na yung orig, ha, yung orig. Meron tayong mabibili na mga nasa 40. Medyo mababa na yun na price. So, ito is sobrang taas ng presyo sa orig. Pero ito ngayon, mga kabiker, i-review natin. So, unang-una, masasabi ko sobrang ganda ng quality para sa price lang. Okay? Merong dalawang nilabas nito, which is ito gold. Yung isa is black, pero naubos agad. Out of stock agad. No, yung black. So, ito yung nakuha natin, which ito is sold na. So, shoutout nga pala sa bossing natin dyan. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan, pero yun, taga rito lang sa amin, taga Dumaguete City. So, ito is, next stock nito is by June o July na. So, medyo matagal-tagal pa. Shoutout din kay bossing natin dyan sa Mindanao na kumuha ng tatlo. Tatlong disc na ganito. So, yung inclusion ng disc na ito is kasama na yung adapter. So, sobrang sulit talaga yung babayaran mo. So, yung adapter niya is CNC made. No? So, CNC cut yan. Sobrang linis. Sobrang pulido. No? So, 4 holes para sa disc. I mean, para dun mismo sa hub. Tapos, 3 holes para sa disc. At yun, kung napapansin nyo, meron na din siyang design na sakto dito sa likuran ng ating disc. Yan. So, eto, di ko na measure yung offset niya, pero parang same lang yata sa ibang mga disc. Usually, nasa 14 to 17 mm yung offset. So, yan. Pag i-isay natin, yan yung kanyang yung disc mismo. So, try natin kunin yung hub natin na gagamitin sana natin or gagamitin natin para kay DOS. So, babalik tayo. Let's go! So, yun mga kabiker. Ito yung hub natin. So, ipaparepaint pa natin to. Papalitan din ng bearing sa loob. Pero,
gagawin nating sample ngayon. So ito is Yasaki hub na pang Wave 125. Okay? So yun nga pala yung adapter na dala ng disc natin is para sa Wave 125. So yun, titignan natin kung okay ba. So, sobrang ganda kasi meron na din siyang gap dito. So, paglagay, yan, sobrang swak. No? Sobrang swak. Kahit wala pang bolt, yung kanyang fitment is sobrang solid. Ito, tignan nyo. Yan, yung mga butas. Sobrang solid, no? Sobrang straight, accurate. Lahat ng mga butas para sa ball. Yan. So, pati na rin yung pag-install. Walang gap. Walang gap sa adapter, pati na rin yung hub. So, boss, solid yung nabili natin. Sobrang swerte. Tapos, ilalagay natin yung disc. Okay. Mag-ingat tayo kasi sold na ito. Yan. So, magiging ganito yung forma niya. Sobrang solid talaga. Sobrang swerte mo, boss. Nakauna tayong kumuha nito. So, yan siya. So, kung sa kanan, yan. Yan yung kanyang pagkagawa o yung fitment. Sobrang solid, no? Depende na lang kung anong caliper yung gagamitin mo. At yun nga pala, isang note lang din sa disc natin dito sa bolt is pwede tayong gumamit ng mga disc bolts na umbrella type. So, ito, example, meron tayong mga benta nito, ha. Kung gusto nyong bumili ng mga disc bolts, body bolts, meron tayong white gold. So, umbrella type, yan, sobrang swak din siya sa disc. Yan, so sobrang ganda din if umbrella type yung gagamitin. So, 6mm yung bolt na gagamitin para sa disc. So, last, kasi sobrang ganda talaga. Siguro, pag merong bagong stock, kukuha rin ako para kay Dos. So, yan yung fitment niya, mga kabiker. So, sa quality, hindi ko na nasabi kanina kasi sobrang excited. Sobrang ganda ng quality. Sa presyo, sobrang okay. Kaya hindi ako nagdalawang isip na bumili or magkaroon ng isang stock o isang disc kasi alam ko mabibili agad o masusold ko agad, which naging totoo naman. Kasi kung titignan nyo, sobrang ganda talaga ng quality. Yan. Sa presyo na ibinigay ko kay Bossing o sa SRP nito, sa supplier ko, sobrang sulit na talaga. So, vented yan. Sobrang ganda ng quality ng disc na ito. So, yan. Next na stocks nito is, sabi kay Bossing, or sabi ni Bossing is June to July. So, abang-abang kayo dyan. Abangan nyo. Month of June or July, meron tayong ulit stocks nito. So, sa price, message nyo ako sa ating Facebook page. No? So, boss, owner nito, shoutout sa iyo at salamat kasi nagawa ko pang content tong disc mo. So, iningatan ka naman, Bossing. So, eto is yung copy ng 3 holes na Brembo vented disc. Again, sobrang sulit, sobrang mababa yung presyo na binibenta itong disc. With adapter na siya, mga kabiker. With adapter na CNC made. At sobrang swak din pagkagawa yung kanyang adapter. Yan, kitang-kita naman. Okay, so ito yung second natin at yung third natin, mga kabiker, is yung ating nabili na tappet set. So, titignan natin kung maganda ba. Let's go! Yon, ito na siya, mga kabiker. So, binili natin is purple kasi alam nyo na yung build natin is gawa ng ating girlfriend at siya yung pumipili. Sorry, siya yung mga pumipili ng mga accessories natin. So, ito, kung gusto natin gawing purple, I mean, silver, madali lang naman. Sosa lang ang katapat o yung liquid. No? Liquid chemical lang yung, o liquid solution lang yung katapat. So, ito is nabili natin rekta sa Thailand.
galing kay Boss James Cepeda. Shoutout sa iyo, Boss. At medyo natagalan to, to be honest, no? Medyo natagalan, pero alam ko naman na solid o legit seller si Bossing, kaya nag-dive na rin agad ako sa kanyang benta. At ito, kung alam niyo lang, is nabili natin ng free shipping. So sobrang solid, kasi siguro hindi ako nauna, dalawa kami na nag-order nito. Di ko rin alam kung kami ba yung nauna na magkakaroon ng gantong design, kasi nakita ko na si Boss, ka-Thailander, yung kanyang core valves is nakaganto na ng tappet covers, pero iba yung design at siguro iba yung manufacturer. So etong mga nga pala, mga kabiker, is kasama na agad yung handmade, no? Sobrang ganda kasi sobrang sulit, handmade na head nut, kasi sa iba benta nila is yung mga tappet covers lang, wala pang hose, no, at wala ring head nut. So eto, nabili natin with head nut, free shipping, at sobrang baba ko rin to nakuha. So dito umabot ng 5,000. O, take note nyo yan, dito umabot ng 5,000. So sana magkakuha ulit ako kay Bossing. At meron tayong mga tropa na kung gusto is message nyo lang ako, at soon baka makakuha tayo ulit kay Bossing nito. So meron siyang iba't ibang colors na available. Yung tropa natin, nasa Mindanao, ang kinuha niya is green yata yung kulay, tapos blue hose. So yan. So unang titignan natin is etong sa cam cover. Okay, pati na rin yung head nut, para sa head natin ng 4 valves. So unang-una yung kanyang hose is 8mm. Eto, 8mm. 8mm yung hose. Tapos yung quality niya okay naman. Tapos sobrang taas. Siguro 1 meter. 1 meter yung taas ng hose niya. So sobrang sulit. 8mm or 8.5 yata. Eto. Tapos pangalawa is etong kasamang head nut. Etong head nut. Sobrang sulit kasi handmade, kasama na sa set. So hindi ka na mapapamura sa mahal o sa presyo. So, sobrang ganda yan. Hindi ko lang siya mapapafocus, pero sobrang ganda yan. Yan. So handmade, tapos sobrang sulit ng quality. Meron na rin yung thread sa loob. Okay, so apat. Apat sila. Kasi apat naman yung need. Yan. So yan nga ulit, sa ibang mga sellers, respeto sa inyo, pero sobrang sulit yung nabili ko nito kasi kasama na yung head nut. Yung iba is di pa kasama yung head nut. Okay? So yan. Baka magtataka kayo kung iiba yung presyo. Huwag na lang kayo magtaka kasi sobrang dami na yung nag-4 valves ng Wave or FI o mga 125cc ng Honda gumagamit ng 4 valves. Okay? So next naman is itong cam cover with breather na siya, mga kabiker. So medyo may issue, medyo may konting gasgas, pero okay lang din. No problem na yan. So medyo may konting gasgas siya dito, pero no problem. So sa design niya, para siyang Wi-Fi. Kung napapansin nyo, para siyang Wi-Fi. So same siya din sa binibenta natin na cam cover, no, na need. Pero I guess yung FI is need talaga ng O-ring. O-ring. Pero minsan ginagawa nila is nilalagyan lang ng gasket maker yung mismong head ng 4 valves. So yan. Ito yung cam cover. So yung quality, hindi siya manipis, hindi siya, kitang-kita naman na hindi siya minadali pagkagawa. Okay, so kung i-try natin i-install yung hose, rekta lang yan, no? Pneumatic. Parang yun na nga yung pag-pronounce, pneumatic yung style. So rekta, insert, at maglalak na yan. Yan, so last natin para sa vlog na ito is ito namang sa valve na cover natin sa ating 4 valves. No, so unang-una same lang, 8mm yung kanyang hose, which ito is 2 pieces. No, kasi dun sa kanyang mismong lalagyan is dalawa din siya. So ito, 2 pieces yung dalang hose, which each hose is nasa 1 meter pa rin.
So, sobrang taas. No? So, sobrang quality din ng mga hose. Yan. Ito, uunahin natin yung para sa ibaba. So, ito yung para sa ibaba na cover. Kasi wala siyang breather. No? So, yung kasama ng Z5, meron na rin siyang rubber o-ring. Okay? Yan. So, same pa din. Sobrang thick. Hindi siya minadali pagkagawa. Yan yung design niya. Yan. So, walang char, walang etchos, walang anong bago dito sa pang-ilalim. Pero ito sa taas is, meron na rin siyang para sa breather. So, sealed na pa rin pala to, mga kabiker. Parang nilagyan din siya ng adhesive sa, anong tawag dito, sa kanyang thread. So, parang firm na to siya. Pero rin tanggalin at lalagyan niya lang ng ibang adhesive. Pero ito siya. So, ang magiging forma niya is parang ganito, ganyan. Tapos meron yung dalawang hose. So, i-try natin install yung dalawang hose. So, ito yung isa. Tapos, ito yung sa kabila. Yan. So, magiging ganito yung kanyang forma. So, sobrang linis kasi purple lang lahat. Yan. So, ito is na a-adjust din. So, ganyan. O, left ba lahat para hindi siya tumama sa ating carb. So, yan. So, same lang din. Easy to install. Easy to tanggal din. Easy to remove. Push nyo lang yung blue ng kanyang pneumatic na anong tawag dito? Siguro fittings. So, yun lang mga kabiker. Walang medyong etchos din. Pero sobrang ganda talaga ng quality. Ako, para sa akin, kahit sobrang matagal siya, o sobrang tagal na dumating, yung quality niya mismo is sobrang sulit. At sa presyo na nabili ko siya, take note, hindi siya umabot ng 5,000. No, hindi siya umabot ng 5,000. At, eto pa, mas malupit, hindi siya umabot ng 4,000. So, take note, no, di siya umabot ng 4,000 pero sobrang sulit, sobrang kompleto na yung kukunin yung pyesa. So, boss, James, Peda, shoutout sa iyo. Pero, di ko rin alam ha kung tataas yung presyo kasi yun sa amin, parang sale niya yata o parang first orders. Kaya, testing the waters pa kaya medyo mababa at ginawa yung free shipping. Pero, di ko rin alam kung gagawin niya rin bang free shipping yung mga next orders nito. At try natin na magka on hand kahit isang set man o dalawa para matignan natin kung madali ba siyang mabenta dito sa ating lugar. So, madami naman, madaming sellers na nasa na base talaga sa Thailand. Katulad nila Papa Spencer, Boss Spencer, kay Sawadi, kay Boss EJ Dalisay. At baka sa kanila din kayo makabili. Pati na rin kay Boss A-Speed. A-Speed Thailand Parts. Doon tayo nakabili ng CNC na block. Okay? So, yun lang mga kabiker. Dito sa vlog natin na ito na unboxing at review. So, kung gusto nyong kumuha pala ng mga pyesa, meron tayong mga binibenta. Pero, sobrang limited pa rin yung on-hand natin. Kasi, sobrang hirap. No? Di ko advisable sa inyo. Hindi siya advisable para sa lahat na katulad ko na nagsisimula pa lang sa negosyo na sasabayin mo yung pagbibuild tsaka pagbibenta o yung negosyo mismo. Kasi sobrang hirap, dapat malalim talaga yung bulsa mo para makapag-unhan ka ng madami. Kasi ako, isang piece lang, isang piyesa lang, dalawa, siguro marami sa mga bolts. Yun, pero hindi talaga, hindi pwedeng sagad. Kasi yun, pinagsabay ko yung pagbibuild at pagnenegosyo. Pero yun pa rin, sobrang thankful ako kasi meron pa rin bumibili. No, katulad ng fuel set natin, until now, meron pa rin bumibili at meron tayong limang set na stocks dito. Meron tayong mga grips, yung mga bolts natin, meron tayong seat cover at meron din tayong isang cam cover pa na natitira. Yung CNC cut, no, CNC finish na cam cover para sa 4 valves or XRM FI or RS na FI. So, yun lang mga kabiker.
mga bagong piyesa natin. So ulitin ko etong low rise, no? Kung gusto nyo, pwede tayong mag-stack nito ng siguro dalawang sets o tatlo kung kaya natin. Kasi sobrang sulit na at yun, para bago din sa mata kasi halos lahat na nag-puff naman ulit. So yan nga, tutuloy ko yung sinasabi ko. Halos lahat naka-alloy handlebar at yun, para maging maiba, pero para sa akin personally, para mas gumanda yung tindik ng aking setup. Kasi plano ko na ipapataas yung front ko kasi hindi ko na siya kayang iparolling na ganun yung height. Tapos ako is tumataba ako, siguro nasa 79 kilos na naman ako ulit or 80. At dun, sa build ko pa lang, sobrang mababa na siya yung kanyang profile. Tapos pag sasakyan ko pa is magiging mababa na talaga siya. So yun nga pala, shoutout kay Boss dyan sa Bohol na bumili ng ating shaffer na suspension. Shoutout to you dyan, Ace. Tsaka kay Boss Angelo din dun sa Pampanga yata yun, bumili sa ating levers. So meron din siyang motor parts. Shoutout to you dyan, Boss, at more blessing din sa atin. So ngayon is hinihintay natin yung mga MTB parts, shaffer, suspension, pati na rin yung mga AUN 2022 na version. At kung gusto nyo, pwede nyo i-message yung ating Facebook page para mailista natin at masabi natin sa ating supplier, no? Pero hindi pa ako tumatanggap ng down payment kasi di rin ako sure kung iilan yung makukuha ng ating supplier. So ililista ko lang, tapos sabi ni supplier, sisend ko lang yung list para may sasalin niya sa kanyang mga orders. At soon, mga kabiker, meron din tayong may benta para sa inyong lahat dyan. So mga MTV, siguro na alloy parts, U-Box ng Wave 125, Nice 125, Mio, gas tank nila, swing arm, non-slotted, at slotted, pati na rin yung mga subframe, full alloy. Yun, meron na rin mga titanium rod na different colors, sa shaffer, yun, sa AUN 2022 na pipe, sobrang ganda. Sobrang ganda yung pinapalabas o ipapalabas nila Boss Pipoy at Boss Ping. So yun, shoutout sa inyong lahat dyan, mga bossing. At kung na-enjoy yung itong video na ito, huwag yung kalimutang i-like, comment, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-follow nyo na rin yung ating Facebook page, pati yung ating TikTok account, which is BikeBuildsPH lang silang lahat. At yun na, mga kabiker, see you sa ating next video soon. Baka next video natin is pagbubuo na sa makina ni Chichay. Or huwag nyong kalimutan, no? Huwag nyong kalimutan na meron tayong promise na abot tayo ng 2,500 subscribers, which ngayon is 2,800 na yata. Meron tayong para-raffle. So abangan nyo lang sa mga videos natin dito sa YouTube, sa Facebook, o sa TikTok, kung saan ko ilalabas yung ating giveaways or raffle para sa ating 2,500 subscribers dito sa YouTube. So yun lang, mga kabiker, i-click niyo yung notification bell para alam nyo kailan kung may ipopost yung next video natin. At kung na-enjoy nyo to, comment kayo, no? O kung ano yung mga content na gusto nyo, comment nyo dan sa ating comment section. Yun, peace! Thank you so much. This is BikeBuildsPH. Bye!